Alam kong first game pa lang naman ng Lakers at ito ilalatag ko lang para may mapag-usapan tayo. Saglit lang to mga idol. Dito titira si Kawhi at pansinin ninyo si Montrezl Harrell at Ivica Zubac na parehas inaabangan ang talbog ng bola para sa rebound. Ganda ng pwesto ni Zubac plus mas matangkad pa siya. Nakuha niya yung rebound pero nawala naman sa kanya yung bola. Dito rin, tutulong sana si Harrell sa pagdepensa kay Leonard. Pero naging resulta naman to para magkaroon ulit si Zubac ng magandang pwesto para makakuha ng offensive rebound. Magpo-floater si Luke Kennard dito at i-overwhelm ulit ni Zubac si Harrell sa posisyonan, hindi nga lang niya na-secure yung bola. Sample lang to mga idol, I have nothing against kay Harrell syempre. Kung kilala niyo siya maglaro, 100% lagi yung binibigay niya at grabbing energy ang kanyang pinapakita. Pero ang reality, kahit sino naman laging may disadvantage kapag 6'7 ka, tapos yung kalaban mo sa rebound ay isang 7-footer. Diba? Yan yung problema ngayon kay Harrell na nakikita ko. Baka laban sa mga mas matatangkad na sentro tulad ni Jokic or Embiid, eh may iskoran or matatalo lang lagi siya sa posisyonan dahil inferior ang kanyang height kumpara sa mga to. Pero tulad nga na sinabi ko sa start ng video, first game pa lang naman to. And bilang defensive-minded coach nga itong si Frank Vogel, I expect na gagawa siya ng paraan para malesen ang mga lapses kapag babantay si Harrell sa mga mas matatangkad na big man. That's why gusto ko na sentrong athletic at matangkad din ang kunin ng Lakers para sa kanilang 15th spot sa roster. Para lang syempre may extra na big body. Available pa naman si Nayan Mahimi, Justin Tatum, or si Dwayne Dedmon. Nilatag ko lang to mga idol ha, ano sa tingin nyo? Lagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pagpindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB na nagsasabing Merry Christmas sa inyong lahat and Happy Holidays. And as always, hanggang sa muli.